Ok. Okay, tingin ko naman babalikan naman to ng mga ibang viewers or magkakala to sa YouTube, sa TikTok, sa Twitter, or kahit saan. Iwasan ko muna yung mga comments. Siguro naman din yung mga ibang nag-review dito ngayon, sure na napanood na yung video ni Sir Wilbert Tolentino. Guys, sa totoo lang, hindi ko alam ba't nandito ako ngayon. Like, sinabi ko na sa buong buhay ko na hinding na ako magla-live, lalo-lalo na about sa issue. Iiwas ko na yung mga malalalang issue sa social media na dapat hindi naman na pag-uusapan dito. Mas dapat na pag-uusapan sa personal, pero wala akong choice. Kasi nakita nyo naman na siguro napanood nyo na naglabas si Sir Wilbert ng video and maraming taong nadamay, maraming kasinungalingan, dapat malinaw, dapat talaga malinaw eh. Kasi sa totoo lang, ako ngayon tinitibayan ko yung sarili ko kasi di ko alam paano ko haharap sa inyo sa lahat ng mga naibato niya at nailapag niya na nakita nyo na at nasimulan na eh. Pero gusto ko lang din i-explain yung side ko kasi may dahilan, may rason, maraming bagay na dapat na i-explain sa ganito eh. So, nung October 13, yeah, nag-post ako ng mga ganitong kahaba. May 21 comments doon. Yung 21 comments na yon is mga friends ko lang kasi po pinost ko yon ng friends only. Yung paghihiwalay, pag-unfollow, pagkaganito, pagkaganyan is 6 months ago na po. 6 months ago na. Yung post ko noong October 13 is hindi po yon about sa kanya o sa kanila. Like mamatay man, alam ng lahat ng tao sa paligid ko na hindi yon para sa kanila. At may iba akong mga pinapatamaan doon. Hindi na ako nagsasabi ng kung ano-ano sa mga vlogs ko lately. Hindi ako nag-aano. Hindi ako nagsasabi ng kung ano ng bago sa ganito ko. Kasi pinipili ko maging private. Kaya yung post ko, pinili kong pang general. In general ko siya ginawa. Kasi hindi din ako nagra-rant talaga ng 100% rant. So, number one po doon, hindi ko po talaga siya pinapatamaan at hindi po sila yung pinapatamaan ko. So, gusto kong itong live na to, walang mura, walang sigaw. Susubukan ko maging mahinahon, maging kalmado, kahit na yung dibdib ko, gumaganon talaga sa galit. Hindi ko, anong ganon? Ano yun? Walang cut. Ano ba, yung sa live? Okay naman. Naglalag kasi. So ngayon po, nag-live ako, kaka-uwi ko lang galing trabaho. Ito ay walang edit, walang cut, pawang katotohanan lamang. Hindi po ako gagawa ng any paawa dito. Maiwan na akong sino maiwan. Subscribe kung unsubscribe dun sa mga tingin na ganun ako. Pero gusto ko lang din i-explain yung side ko dito. Isa-isayin natin lahat kasi ang dami doon na hindi totoo. At ewan ko, hindi ko alam, parang nararamdaman ko. Hindi ko na dapat i-explain yung sarili ko pero kailangan kong gawin kasi ito yung mundo ko, ito yung gusto nila, ito yung dapat na, tingin kong dapat na. Okay, nag-message ako kay Ma'am Shi Wilbert.
nitong nakaraan lang, dahil doon sa post ko, nag-message siya sa friend ko kay Melissa na sinend niya yung screenshot nung post ko. Tapos, ang ginawa niya, sinend sa akin ni Melissa. So ako, feeling ko, nagkausap na sila ni Donna before, nagkaroon kami ng alitan. Ikukwento ko sa inyo kung bakit, kung paano lahat na to nagsimula lahat-lahat. Nagkakilala kami ni Ma'am Wilbert dahil sa friend ko, si Jomar. Si Jomar is yung nagahawa kay Ma'am Wilbert sa mga pa-collab ganito, ganyan. Sakto po noon buntis ako, namumblema ako. Dahil po, ang gumagastos naman po talaga is ako. At yung partner ko, that time walang pera. Kaya po gipit ako. So, may partner ako ha. Isipin nyo, yung unang-unang trabahong tinanggap ko is Jowa Challenge. Kahit may partner ako at pinaalam ko yon sa kanya na kailangan ko tanggapin yon kasi kailangan ko mag-ipon ng pera. Marami akong trabahong hindi na natuloy dahil buntis ako kay Bia noon. So dumating si Jomar, inaalok niya sa akin si Ma'am Wilbert as client. Syempre tayong mga influencer, social media, or vlogger, artista, kahit ano. Di ba meron tayong mga tinatawag na talent fee? Kapag pinakinabangan tayo sa isang video, pinotoshoot tayo, or kahit ano, may talent fee po tayong tinatawag. Lalo na kung hindi naman kapwa artist yung makakasama natin sa isang video. So, ako po, kinulit po ako ni Jomar dahil bagong salta si Ma'am Wilbert sa YouTube channel at gusto niya ng subscribers. So, ngayon po, bakit po yung in-upload niyang video is may mga countings doon. I-explain ko po sa inyo yan isa-isa. Is because kada po collab niya na nagbabayad siya, kailangan pong i-promote ng sobra yon para po maibalik yung ibinayad niya. So wala pong gamitan doon. Kung na-i-promote ko po siya ng sobra, ibig sabihin po noon, ginawa ko lang po yung trabaho ko sa kanya at hindi ko po siya pinerahan. Wala po akong kinuhang pera sa kanya na hindi ko ginawan ng trabaho o ng any action. So ayun yung totoo. At hindi lang po ako, lahat ng nakakollab niya sa YT channel niya mula simula is bayad. At ang pinangamasaklap doon, pare-parehas po yung halos yung iba doon, kasi yung po ng TF at ang layo sa subs ko na hindi ko minata, di ko sinilip. Like, thankful lang ako na may trabaho ako that time dahil kailangan ko ng trabaho. Dahil wala namang ibang susuporta. At nung time na yon, alam ng partner ko yan, pinilit ko, naglabas ng isang music video. Yung taong yon na kailangan mong bumalik, tinutulungan ko siya. So ako yung kayod ng kayod. Lahat ng pera ko, ginagawa ko. Kailangan kong ipundar para naman magkaroon siya ng magandang image para hindi na siya mag-isip ng kung ano-ano. Kaya ko po tinanggap yung trabaho kay Ma'am Shi. So doon po nagsimula lahat yon. Bayad po lahat ng mga nakakasama niya. Yun po yung totoo. Hindi lang ako. Kaya wag ako nang ako yung idiin nyo dito. Lahat tayo. Ako, nagtatrabaho lang ako dahil wala ako ibang ginawa sa buong buhay ko kundi magtrabaho. Yun lang ang ginagawa ko. Walang kahit na ano. So, nagsimula na yung relasyon namin as collab. Tapos, naulit. Tapos, sabi niya, hanapan ko daw siya ng mga ibang artist na makaka-collab. Ito po, real talk nang gagaling sa vlogger na katulad ko. Hindi po porket vlogger na mataas ka, ganito, ganyan. Mapera ka, tama si makagago. Hindi totoo lahat ng nakikita niyo sa social media. Siyempre, kailangan mag-ayos ng mga yan. Magmumukha talagang mahal yan. Pero totoo, yung iba dyan, kayod ng kayod. Yung iba nga wala pang sariling bahay. Yun yung totoo. Kaya kailangan mong tumanggap ng trabaho. As ikaw, na gusto mo ng mas maganda ng buhay mo, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong magtrabaho ng magtrabaho. Doon nagsimula lahat yan. O ngayon na nagtrabaho ako sa kanya, nabuo yung relasyon na as hindi ko alam ha, hindi kita nilayo sa team horror. Ikaw pa ang nagsasabi sa akin na
kada makikita ka nila kahit walang vlog or collab, nagbibigay ka ng pera kasi expect na nila yun, tumatawag na sa'yo na madaling araw. Tatawag ka pa sa akin, nandito ko nak sa ganito, alauna ng madaling araw. Kasi si ganito, hindi ko babanggitin yung mga pangalan dahil ayoko mapahiya sila, kagaya ng ginawa mo sa akin na pagpapahiya dun sa mga nasabi ko sa'yo. So ngayon, hindi ko sasabihin sa'yo lahat ng mga taong kung paano niya ako kasi ginanyan, kung paano niya ako pinahiya ngayon, ginagawa niya rin sa lahat yan. Totoo yun. Pero hindi ko sasabihin kung sino at kung ano yung mga pinagsasabi mong malalala. Dahil sobra yung kahihiyang binibigay mo sa tao at hindi ko gagawin yun. Hindi ako magpapaawa dito, wala akong pakialam sa awa ng kahit sino. Kailangan ko sarili ko. Okay? Wala na akong pakialam kung saan makarating to after, kung ano na mangyari sa akin after, wala na. Importante sa akin ngayon malabas ko yung totoo. Hindi ko sila nilayo sa'yo. Ikaw ang nagsasabi kung sino-sinong mga artist. At kung ano yung ginawa mo sa akin, na pagsasend mo ng convo kung kani-kanino, ganun din yung ginagawa mo sa kanila. Sinasend mo sa akin lahat ng convo nyo. Every time may manghihingi sa'yo ng pabor, ng ganito. Bakit ka ganyan? Tutulong ka, magpipresenta ka, tapos pagkatapos magkaroon sa'yo ng utang na loob. Isusumbat mo, ipapahiya mo. Sasabihin mo lahat, asan yung tulong doon? Asan yung nagawang tama nung taong nakasalamuha mo doon? Yun lang yung point ko dito. Nagsimula na yan, okay, start na. Start na yung friendship namin, ganito, ganyan. Unang issue namin, alam ko nakapanganak na ako kay Bia Nento. Wala naman kami naging away so far noon. Yung pagiging mentor ko sa kanya kuno na sinasabi niya. Siya lang naman nagsabi noon, hindi ko naman inano sa sarili ko yun. Pero sa akin, okay, sige, mentor ako ni Wilbert Tolentino. Ano bang hindi ko nagawang pagtulong doon? Ang nagawa kong trabaho doon, yung per appearance ko sa video, pagpopromote ko sa social media. Pero yung paglalapit ko sa mga kaibigan ko, yung pagtulong ko, yung pag-isip ko ng content, yung paggawa ko ng mga props, lahat yun, pagod ko na yun nang hindi ko siningil. Dahil ayoko na, dahil dumating sa point na oo, binabayaran ako ni Ma'am Wilbert, pero hindi ko nilubos at sinamantala-samantala yun. Dahil yun yung totoo. Dahil kung may nanamantala dito, yun yung mga hindi nakarating sa'yo. Yun. Yung mga tao na sa likod ko, yan sila Daryl. Yung mga kagrupo niya, yung mga nakapasama sa akin, na gusto nila ng racket. At ako, ginawa ko, nilapit ko dahil ako ang koneksyon. Ginawa ko yun, alam ng lahat yan. Sana lahat ng mga nakakolab mo at mga ibang nakakolab mo magsalita din. Hinihingkayatan ko po kayong lahat magsalita at magsabi ng totoo. Lahat tayo dito pare-parehas nagtatrabaho lang. Huwag naman sana yung may isa lang na nadidiin na ako yung nagmumukhang masamang mukhang pera na kailangan ko kumamig ng ganito, ng ganyan. Lahat yun pinagtrabahuhan ko. Wala akong utang na loob doon at wala, ikaw wala kang utang na loob sa akin. Okay, fine, quits tayo. Wala tayong utang na loob sa isa't isa. Naiintindihan ko, okay lang sa akin yun. Done. Pero sana kinausap mo ko na maayos, hindi yung mukha tayong tanga online. Personal na buhay ko, hindi ko sinabi dito. Yung mga nakalabas sa Tony Talks, sa mga ibang interview ko na sobrang small details, lahat yun, pinigilan ko. Like, alam ko lang yung mga ibababa ko. Kasi ayoko na magkagaya nung dati na nag-live ako, lasing-lasing ako, mukha akong tanga. Hindi na eh. Ngayon hindi ko ginawa yun, pero ngayon anong ginagawa mo, Wilbert? Gusto mong lumabas yung katotohanan? Sige, sasabihin ko lahat. Okay, nung time na kay Titus na sinasabi niya, yun yung first issues namin. Yun yung unang-unang issue namin. Intro, yeah, yung intro ko na nilagay niya dun sa ano. For the record po, Mamshi, maraming salamat po sa 300,000 na binigay mo. Maraming salamat po. Hindi po kalahating milyon. 300,000 po yun. Siya po yung nagsabi, magpalit ka ng bago mong intro. Kasi nagsushoot ata sila nun. Tapos ikaw din magpa-intro ka. I-sponsoran kita. So, nagsabi na ako sa kanya na, ma, magsushoot na po ako ng intro. Nagbigay siya ng 300,000. Okay. Nung binigay niya yung 300,000, ay nung nagsabi siya ng 300,000, sinabi ko sa kanya yung presyo. Pero yun lang yung binigay niya. Ang intro ko po, nagastos ko po sa intro na yun is 1.1 million. Totoo ho yun, alam po yun nila Titus, alam ng buong production yun, nila Ginger, lahat. 1.1 million, 300,000 kanya. Asan yung 800,000 na pera na nanggaling sa bulsa ko para sa intro ko?
mas malaki ba yung 300k sa 800,000? Huwag mong sabihin sa'yo galing yun, ma. Alam ng tao na nando doon sa intro na yon na 1.1 yung nagastos ko doon, 300 lang yung sa'yo doon, at maraming maraming salamat po. Kung gusto nyo ibalik ko yung 300k na yon ngayon, ibibigay ko. Walang problema. Huwag nyo lang ako ganyanin. Kasi hindi totoo yung mga pinagsasabi mo, sinungaling ka. Huwag kang nagsisinungaling. Ang tanda-tanda mo na nang gaganyan ka ng tao. Dapat hindi ka ganyan. Lalo na, alam mo ko, kilala mo ko, ma. Oo, may pitik ako. May pitik ako, hindi ko yun i-deny. Pero bakit ba ako nagkapitik? After ko manganak, after ko magsunod-sunod na lahat ng... Ito yung totoo, wala sa vlog, sa live, hindi ko pagkakakitaan. Buong lahat ng tao sa paligid ko, sa akin po nakasandal, sa akin nakaasa. So ano, sinong hindi mai-stress sa araw-araw kung anong gagawin mo pa sa buhay mo? Mabuhay mo lang yung mga yun, ba? Diba? So ayun, yun yung unang-unang issue. Nandito si Titus, nag-e-edit sila ng music video, nandito sila sa bahay ko. Sabi niya sa akin, Madam C, nag-chika sa akin si... Wilbert Tolin, si Sir Will, siya pala nag-sponsor nung intro mo, eh sila Titus yung nag-shoot nun. So talagang ako, nagulat ako, like, ha? Bakit? Ano sinabi niya? Pinabasa niya yung convo, siya ikaw daw yung nag-ano, parang pinapakita daw yung convo, tapos siya daw yung nag-sponsor. So ako, nag-react ako, as in super duper. Tapos, pinapostpartum ako that time, naaalala ko pa nun, kaya hindi talaga stable yung utak ko. Ba't ako biglang nag-sorry sa kanya? Inaway ko siya kasi nung pagkarinig ko, anong pinagsasabi mo, ma? Bakit ka nang gaganyan? Bakit kapag nakatalikod ako, pinapabasa mo yung convo natin? Bakit ka? Hindi dahil sa pride. Nag-thank you po ako, pakihanap. Nag-thank you din ako sa kanya. Dahil alam ko sa sarili ko na nagbigay siya doon, at hindi ko po i-deny yon dahil sa pride ko. Pero sana naman i-credits nyo din yung pinaghirapan ko doon. Dahil malaki yung nailabas ko kaysa sa ibinigay mo. Yun yung reason kung bakit ako nagalit at nag-message sa kanya. Tapos sabay bigla ako nag-sorry, sabay sinabi niya, oh, di ba ang lakas ng pitik? Bakit nyo ba pinagtitripan yung mental health issue ko? Ano bang problema nyo sa akin? Inaano ko ba kayo? Hindi ko kayo inaano, kahit ano, wala kayong narinig sa akin. Yun yung unang beses na ginawan mo ako ng mali, na hindi naman tama yung sinabi mo eh. Hindi naman tama eh. So yung unang beses na nakaalam ako na, okay, tong taong to, nagsasalita pala ng kung ano-ano kapag nakatalikod ako, kala ko magnanay kami. Hinayaan ko yun. Kasi nag-sorry pa nga ako sa kanya na sorry, pero sana next time wala nang ganito, ganyan. Hinayaan ko. Pagkatapos nun, pangalawa, eto na yung sinasabi niya na i-win back mo si paring Daryl. March 12, hindi ko makakalimutan to, March 12, alam ko na pong buntis ako na ito, ah. Like, kay Moon, buntis ako kay Moon. Hindi na kami masyadong okay, nagkakasama ni Ma'am siya dahil na-busy siya kaila Hipon, kaila Inuts. And hinayaan ko siya. Hindi ko siya pinigilan. Walang pagpipigil dun, ma. Sinasabihan lang kita. Magkaiba yung pinipigilan ka sa sinasabihan ka lang. Magkaiba yon, okay? So pagkatapos nun, di ba, tinawagan kita dahil lumayas si Daryl nun dito sa bahay. Iniwan niya ako. Hindi ko na kaya. Wala akong kaibigan na kahit sinong kausap. Saktong tumatawag ka sa akin. Tapos napa-open ako sa'yo. Sabi mo sa akin, puntahan mo ako. Ngayon pumunta ka. Hindi mo pa alam na buntis ako nito. Ngayon pumunta ka, pagpunta mo, nag-iiyak ako sa'yo. Na iniwan ako ni Daryl dito sa bahay. Tapos sinopin ko sa'yo, buntis ako. Kitang-kita mo yung stress ko nun. Nakikiusap ka pa sa mga tao dito na huwag yung pababayaan si Sina ba? Pabigay na yung katawan ko nun. Kitang-kita mo kung anong kalagayan ko nun. Walang halong pag-iinarte, walang camera dun, ma. Walang kahit na anong alitan, alam mo kung totoo ba yung pinapakita ko o hindi. Kitang-kita mo yun. Ngayon, parang ang sinasabi mo sa akin nun, na-brainwash niya po talaga ako nun. Like, lahat po, tama yung sinabi niya, si Donna, sabi niya, si stop na. Mga kapatid ko, mga kasama ko sa bahay, stop na kay Daryl, stop na! Ako, pumunta ka, sinabi mo sa akin, i-win back mo. Kasi minsan babae yung mali, ganito, ganyan. Ikaw kasi, mabunganga ka kasi, ganito, ganyan. Tinanggap ko lahat ng mga pinagsasabi mo sa akin na, ay,
oo nga, baka nga mali ako. Baka nga kasalanan ko, kaya nilayasan ako ng asawa ko. That time, hindi ko pa alam na nang bababae si Daryl. Wala pa po akong alam na niloloko ako ng hayop na yun. So ako, hinayaan ko. Sige, nakinig ako sa'yo. Nagte-thank you pa ako, ma-thank you, mabati na kami. Kasi pagkatapos sa pagkatapos yung pumunta dito, kinabukasan nun, tinawagan ko yung nanay ko. Pinapunta ko dito at yung nanay ni Daryl. Napuntahan namin at hanapin si Daryl, pauwiin dito para makapag-usap kami. Kinausap ko, umuwi si Daryl, nagkausap kami. Nung nagkabati kami, chinat kita, nagpasalamat ako. After nun, eto na yung sumunod na nangyari. Sinabi ko sa kanya, nabuntis ako, na ganito, ganyan. Sinasabi ko rin sa kanya kung anong ginagawang mga mali or attitude ni Daryl sa akin while buntis ako at kung paano niya ako tratuhin as partner. Pero sinabi niya na baka nga daw ako yung mali. So okay, naniwala ako. Nangyari na. Umuwi na si Daryl, okay na, lahat-lahat. Ngayon, after 4 days na nakauwi si Daryl, nandito si Daryl nun, mayroong isang DJ station na nag-live. Tapos, kasama ni Ma'am Shi Wilbert sa post. Tapos, dinudumog na ng mga fans ko. Pinagtatagpi-tagpi nila yung araw na kasama yung DJ sa post, sa live, and yung sinasabi niya doon. Yung live na yon is about sa parang sino itong vlogger na bungangerang 4 months na buntis na may partner na rapper, sige-sige, ano, sige-sige maglibang. So, ex-batalyon, no? Sige, ayan. Si Daryl yon at ako. Bakit kami na blind item? Na gabi ko sinabi sa'yo, after 2 days, nag-live yung taong yun. 2 days pala, 4 days ko nakita eh. Kasi hindi nag-trending, hindi po nag-trending. 4 days na, saka ko nakita. 2 days ago na yung live, saka ko nakita. So 2 days after mo nang galing dito, nag-live yung ano na yun, pinopromo ako. Pinapahulaan kung sino yung vlogger at rapper na yun. So kami yun. Ngayon, talagang nag-rant ako. Alam naming lahat na ikaw yun, ma. Ikaw yun. Pero, kung sinasabi mong hindi, edi hindi. Pero hindi ako, like, unang-unang nag, ano niyan, si Daryl, sinan niya sa'yo yung screenshot, di ba? Bakit? Ito yung totoo. Utang na loob. Sana naman, sana talaga ha. Yung kasinungalingan mo, Daryl. Itama mo naman ngayon. Itama mo ngayon. Please lang. Dahil ikaw ang nagsabi na isan mo sa'kin yung screenshot na yan. Ako magsasend kay Wilbert. Sinend mo kay Wilbert. Bakit? Diba galit ka sa kanya? Galit ka sa kanya simula umpisa. Ayaw mo sa kanya maging kaibigan ko. Wala akong mailabas kasi yung mga ibang nilabas niyang conversation is cropped na po. Cropped na. So paano ko idedepensa yung sarili ko na ang ginagawa ko kapag nagre-reply ako kay Ma'am Shi Wilbert nung time na yon, tinatago ko, dinidelete ko dahil ayaw ni Daryl na maging kaibigan kita. Ayaw niya maging kaibigan kita. Kasi nung unang beses na nakakollab mo kami, andi dito tayo sa sala, nagkukwento ka ng about sa mga sex life channel in Bumblebee mo as ikaw na adult, ganito, ganyan na marami ng experience. Bigla mong sinabi na, eto si Sainab, kundi lang to buntis at kundi lang to my partner, gusto ko yung ganitong ano eh, yung parang nababayaran tas aanakan. Parang ganun yung sinabi mo, tapos nagalit siya sa'yo. Isang linggo kami nag-away nun. Umiiyak pa ako sa kanya dahil nag-away kami dahil dun. Alam niya yan, na nababuyan siya sa amin, hindi okay yan, hindi, ayaw niyang kaibigan kita. Yun yung totoo, ayaw ni Daryl na maging kaibigan kita kasi iba daw yung kutob niya sa'yo. Yun yung sinasabi niya sa akin paulit-ulit. Diba? Ayan yung pangalawang beses mo ako tinarantado. Nilaglag mo ako sa hindi ko alam kung ikaw ba o ano, pero sure ako dahil kasama mo yung DJ at sa'yo ko lang sinabi. Tapos biglang nakalabas. Alam mo ba yung kalagayan ng buntis at depressed nung panahon na yun? Pinupostpartum ako ng 10 months pa lang ako. Buntis na ako kay Moon, may postpartum pa ako kay Bia. Tapos pangalawa kay Moon, yung panibagong hormone sa katawan ko. Hindi ako nagsabi, hindi ako nag-live, hindi ako nag-post or anything. Kasi hindi ko hinayaan na pagpiestahan na naman yung kababoy-baboy na nangyari sa akin. So nangyari na, nagkabati kami, sinanya sa'yo, sinasabi mo sa akin, sa message sa akin nung itong October 20 na sabi ni paring Daryl, ikaw daw ang nag-send yan, ikaw ang nagmando para mag-send. Hindi totoo yan. Maraming tao dito noon dahil umiiyak ako. At number one, ka-video call ko si Ate Donna noon, nagsusumbong ako sa ginawa mo nung pagkapanood ko. Nag-breakdown ako noon eh.
Ano ba akala nyo? Totoo yun. Tinatawag ako sa Ate Donna, tapos si Daryl side comment ng side comment, tapos sinend niya sa'yo yung screenshot. Hindi totoong ako yung nag-send. Hindi ko nga nagawang mag-chat sa'yo nun eh. Sa sobrang ano ko eh. O, tapos no, nakunan na ako. Nagkahiwalay na kami. Kailan dumating si Daryl? March 14, umalis siya ng bahay ko April 1. Yun na yung hindi ko na kaya kasi nahuli ko siya ng March 16. Nakita ko lahat ng conversation sa laptop. May mga nagsumbong na sa akin, kaliwat kanan ng lumabas yung totoo na ginagago niya ako. Meron pa nga buntis pa ako kay Bia. Buntis pa lang ako kay Bia. So hindi ko alam kung ano talaga mga pinaggagawa mo. Ngayon, iniwan ko si pinaalis ko na si Daryl. April 1 yan, April 1. Hindi na kami nag-ausap yan ni Mamshi or anything. After ilang ano, bago mag-Mother's Day, lumabas yung Tony Talks, diba? After ng Tony Talks, medyo umu-okay na ako noon eh. 2 weeks, 3 weeks, bago mag-birthday si Bia. Pumunta ako sa isang lugar. Hindi ko pwede sabihin kung anong lugar to eh. Matutos niya kaagad eh. Ayoko mandamay kasi hindi ko ugali yun. Hindi ko ugaling nandadamay ng tao. Hindi ko sila idadamay kasi alam ko kung anong gagawin mo sa kanila. Ngayon, nung nagpunta ako doon sa salon na yon, dalawang beses yun na ako nagagawa ng mali ah. Nung nagpunta ako sa salon na yon, may nagsabi sa akin na hindi niya na daw kaya kung anong ginagawa mo sa akin. Bukod sa kaliwat ka ng bad words na sinasabi mong ugali ko, ganyan ko, kung ano-ano ang paninira, pinaka hindi ko kinaya nung sinabi na pinapahanap mo yung kabit kasi hindi ko ginawa yung TikTok. Ganito yung kwento nun. Nag-message siya sa akin after nung trending-trending na hiwalay na kami ni Daryl. Pinapa-TikTok niya sa akin yung kanta ni Madam Inuts. Ngayon, tinatanong niya yung rate ko. Binigay ko yung rate ko, pero yung binigay kong rate is totoong rate ko naman talaga. Hindi ko alam kung nalakihan ba siya or what. Wala akong alam eh. So sabi niya, ah okay, sige, na ganun lang siya. So after nun, pero ang sinabi ko doon ha, like, ma, hindi ako magaling talaga sumayaw ha, kasi umiiwas na ako at ayoko na nga ng any work sa kanya kasi iniwasan kong tumanggap ng work sa kanya lately kahit okay na kami dahil nga nararamdaman ko na parang sinusumbat niya yung parang pinagtatrabahuhan ko naman, namin. Pinagtatrabahuhan naman namin yun, hindi naman sumbat yun eh, client kay, hindi ka naman, like, yung binayad mo sa akin, nakuha mo rin naman, di ba? Nasa subscribers mo, nasa followers mo. Hindi lang sa YouTube, sa lahat ng social media accounts ko, pinromote kita. Kahit na ang layo-layo ng totoong rate ko, kapag naningil po ang management ko sa mga trabaho ko, hinayaan ko lang. Dahil nga, mas kailangan ko. Mas madali ako makapag-isip ng content na pwede kong ipasa sa'yo as parang nagdedirect ako ng contents ng mga vlogs mo. Ayun lang. Pero hindi ko alam na mamasamain mo pala yun all this time. Hindi ko alam. Ngayon, ipapahanap mo yung taong dahilan kung bakit nasira yung ulo ko, bakit nasira yung pamilya ko, bakit walang tatay yung anak ko, bakit mag-isa akong naglilibing ng anak ko. Paano mo nagawa yun? Hindi ko alam. Hindi ko napipigilan yung emosyon ko eh. Nasasaktan talaga ako kasi hindi ko gagawin sa iyo yun. Hindi ko gagawin sa iyo yun. Anong pecha yun? May? May? Pinapahanap mo yung taong dahilan kung bakit nagkaganito-ganito ako? Bakit? Para ano? Para yamutin ako kasi hindi ko nagawa kung ano yung pinapagawa mo? Sana kinausap mo na lang ako. Diba na ayoko na lang sa'yo, gusto ko na lang, kukuha na lang ako ng ano, or wag mo na lang ako kausapin kahit kailan. Hindi yung nagpe-pretend ka na para tayong okay at wala kang ginagawang masama sa akin. Kahit meron naman talaga, meron, alam mo sa sarili mo yan, ang dami mo nang nakadikit. Yan sila Sashna, sila Jomar, sila Angge, lahat ng mga sinasabi nila sa'yo, sinasabi mo rin sa akin na kahit nga yung kay Jelay, yung pabor na ginawa mo dun sa isa, kinukwento mo lahat. Lahat ng mga bagay na hindi mo naman dapat sinasabi sa ibang tao, sinasabi mo nang sinasabi. Bakit? Kasi ganyan talaga yung ugali mo. Hindi tayo parehas. Ako, kaya ako ganun ka-open sa'yo. Kasi akala ko, hindi mo ko gaganunin. Pero nagkamali ako. Ginanun mo ko, ma.
Parehas lang tayo dito. Huwag kang mag-pretend na wala kang ginawang masama sa akin. Kung may nagawa akong masama sa'yo, kasi nakita ko na may mga ginagawa kang error na tong taong to, hindi to okay, hindi to mapagkakatiwalaan, hindi to safe. Hindi ako nagsisinungaling dito. Like, eto na ako lahat. Wala na akong dapat itago ngayon. Nakakahiya na. Totoo. Wala na. Oh, pagkatapos nung live, pinuntahan kita. Birthday mo pa. Diba? Inayaan ko yung live na pinagkalat na buntis ako. Baka ngayon si Ma'am Shea, pinapaniwala ko yung sarili ko na hindi yan. Hindi niya ako gagawan ng ganyan. Kahit na si Darren yung nagdididikdik sa akin noon at yung mga tao dito na sure yan kasi merong ganito, ganyan. Diba? Pumunta ako sa birthday mo. Tapos after noon, ganun yung gagawin mo. Kaya kita in-unfriend at in-unfollow. The rest, lahat po ng nadamay na in-unfriend at in-unfollow ko, lahat po ng pina-follow ng mga partido ng ex ko, tinanggal ko talaga sa mga Facebook ko, sa Instagram ko, sa Twitter ko, sa kahit saan. Kasi ayoko nang makakita ng kahit na anong shit. Gusto kong gumaling. Gusto kong umokay. Kasi wala namang nakakaalam nun eh. Walang kahit na anong makakapagsabi sa inyo nun kung hindi yung mga taong kasama ko. Yung mga taong kasama ko ba nagsalita? Hindi nagsalita yung mga yan. Hindi nakalabas. Kasi pinili ko na hindi sabihin, kagaya ng mga sinasabi niyo sa akin na parang ginagamit ko yung personal kong issue para pagkakitaan. Sana nag-upload ako ng vlog tungkol doon. Sana hindi ako nagpa-interview sa iba para hindi niyo isipin na gusto kong kumita ng pera, gusto ko gamitin yung personal kong issue para mag-trending ako. Sana ganun. Hindi eh. Bago nangyari lahat to, okay naman na yung YouTube channel ko eh. Masaya naman na ako eh. Hindi naman ako kailangan ng sobra-sobra eh. Kasalanan ko ba? Kung talaga may ginagawa kong mali dito, bakit ako papunta doon ng papunta doon? Hindi ako nagmamalinis kaya nakakapunta ako doon. Hindi ganun yun. Hindi ako pagpapalain. Hindi ako... Karma! Karma ang dadating sa akin. Alam nyo kung ano yung salitang karma at totoo ang karma. Bakit pinipilit nyo palabasin na mukha kong masamang tao? Bakit pinipilit mong hanapin lahat ng mga tingin mong, ay puta, mukhang wrong to. Pag lumabas to, magagalit yung tao sa kanya. Bakit hindi mo sinabi lahat ng magagandang bagay na nagawa ko sa'yo? Bakit hindi mo sinabi lahat ng totoo? Kung bakit ko ayaw kay ganito, kung bakit ko ganyan. Lilinawin ko na po dito. Unang-una, pasensya po sa lahat. Unang ginawa ko ngayon, bago ako nag-live talaga, tinawag ako si Alex, nag-sorry ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na sinabi ko yung rate niya na yun dahil yun yung sinabi ni Ma'am Shea na nanggaling sa team ni Alex. Pero nakausap ko kasi si Ate Alex that time na ang sabi niya, ayaw ko yung kukulab kasi ayaw ko yung nagbabayad. So, hindi naman pare-pareha sa mga vloggers. Si Ate Alex ayaw niya ng ganun eh. Ako kailangan ko, kaya pasensya na po. Kung iba yung titignan nyo, hindi ako mukhang pera, nagtatrabaho lang ho ako. Okay, so nung paulit-ulit ako kinukulit ni Ma'am Shea Wilbert tungkol kay Alex, yun na yung sinabi ko. Yun yung sinabi ko. Kaya unang ginawa ko, nag-message ako, nanghingi ako agad ng sorry. Sobrang sorry po. Pangalawa, kay Donna. Sinabi ko, sabi ni Wilbert doon, tinatrash talk daw kita kung ano-ano doon mga malabo yan. Like, alam ng lahat kung gano'n ko kamahal si Ate Donna. At alam ni Ate Donna kung gano'n ko siya kamahal. Hindi ko gagawin sa kanya yun. Yung kay Ate Jella, crafted na yung sabaw. Si Ate Jella yung pinakasabaw sa amin. Haha, shika na lang. Kasi totoo, si Ate Jella yung pinakasabaw sa amin and joke-joke namin yun, magtutropa. Hindi ko alam bakit parang gusto mong palabasin na mukhang masama yun. Hindi ko gets. And minessage ko si Ate Jella, nag-sorry din ako. Ate, sorry. Nag-sorry na ako. Si Ivana, tinawagan ko din. Sabi ko, me, nagkausap na kasi kami ni Ivana, may naging past issues kami noon na parang nasira ako sa kanya, kaya in-unfollow niya ako. At ako, parang, anong nangyari sa amin? Bakit in-unfollow niya ako? Ganun. Kaya hindi okay sa akin sa Ivana that time, dun sa reply ko na may chika ako. Kasi yun yung ichichismis ko, na in-unfollow ako niya ni Ivana. Pero may wrong info kasi na nakarating kay Ivana. Pero napag-usapan na namin, okay na. Ngayon kausap ko siya bago nag-live, humingi din ako ng sorry sa kanya. At sinasabi niya, alam niya. Kaya ako daw yun na ano, naiintindihan nila. At lahat sila sinasabi na
kilala ka namin, wala yun. At sana, ayun, malalaman nyo rin naman sa kanila yan. Hindi ako naghahanap ng kakampi dito. Ginawa ko lang yung tama muna. Kasi may mga taong nadamay. May mga tao talagang nadamay. Ito yung mga malalapit sa akin, so sila yung inuna ko. Panglima si Makagago, tinry ko siyang i-message. Pero nakapag-post na siya. Hindi ko na mapipigilan yun. MG, maraming salamat sa pagtatanggol sa akin. Pero totoo, totoo to. Hindi ka namin napag-usapan ni Ma'am Shi Wilbert. Never. Never talaga. Ang naaalala ko sila Christian Merv, sila Wamos, ayan. Ayan yung mga naaalala ko. Sila Tony Fowler, pero sila Tony Fowler, ito yan. Ito naman yung kwento kay Tony Fowler. Wala akong personal issue kay Tony Fowler. Wala talaga. Pero bakit ko siya pinigilan? Yes, totoo, pinigilan ko talaga siya kay Tony Fowler. Ulahin natin si Tony. Nakaka-collab mo na yung Dulay Nab. Nanay-nangayan ka na namin. May GC na kami. Nakasama ka namin. So, ganun yung Dulay Nab sa'yo. Love ka ng Dulay Nab. Tapos malalaman ko na gusto mong makakollab si Tony Fowler. Kaya kita pinigilan at sinasabi mong mentor mo ko. Kasi ayoko masaktan yung kaibigan ko. Ayoko siyang masaktan. Kaya kita pinigilan. Pasensya na Ate Tony. Alam ko, hindi tayo magkaano, pero sana naiintindihan mo ako kasi kung kaibigan mo din, di ba? Hindi mo din naman gustong makaramdam ng ilang yun eh, di ba? Yun lang naman yung point ko dito, si Jelay lang yung iniisip ko. Oh, okay. Si Wamos, nagsabi ako, seryoso ka ba? Ganito, ganyan. Kasi nung time na yun, parang pinagtitripan siya ng tao, parang maingay siya sa bash. And sinasabi ko kay Ma'am Shi Wilbert that time na huwag siya lalapit sa mga bash para kahit naman papano, yung mga nakakasama niyang YouTuber is yung okay, yung matutulungan din siya pagdating sa subscribers, sa ganito, ganyan. O Wamos, pasensya na. Alam ko hindi ako perfecto, pasensya na talaga. Galing sa puso ko, wala ako ibang hihilingin ngayon sa mga taong nadamay kundi pasensya na. Kasi marunong ako humingi ng pasensya. At yung paghingi ko ng pasensya sa inyo, nanggagaling dito, hindi po ako nagsisinungaling. Pasensya na po kayo. Sino pa ba yung mga nadamay? Si Sanya Lopez, si Robby Domingo, yan yung mga, kaya ko naman sinabi yun, bakit? Nagre-rant ka? Kasi sinesend niya sa akin yung, halimbawa may kakollab siya, kapag konti yung views, tas 2K lang, 1K lang yung nadagdag sa akin subscribers, 500 subs lang, ganito, Diyos ko po, 2K subs lang yung nakuha ko dyan, ganun ka magsalita, diba? O, paano kung di magiging ganun sa'yo, ganun yung pagkakakilala ko sa'yo. Again, sa mga artist po, pasensya na, sobrang sorry. Sobrang sorry. Ano pa? Ano pa ba? Sino, ano pa bang mga nadamay doon? Yung personal issues namin mag-partner, 'di ba? Yung mga personal issues namin ay hindi nakalabas. Ano na? Asan na 'yon? Bakit hindi niyo tinignan 'yon? Bakit ako lumayo sa inyong lahat? 'Di ba? Pinagtutulungan niyo kasi ako ngayon. 'Yun yung totoo. Hindi ko alam ba't ganyan kalaki yung galit mo sa akin. Pwede mo naman ako kausapin na tawagan mo ako, Sina, pwede ba tayo mag-usap? Yung nirarant mo na hindi ka namin sinin, hindi ka namin sinagot. Dahil nga yun, sa nalaman ko na pinapahanap mo yung kabet. Paano mo magagawa sa akin yun? Nahanapin mo yung kabet, tapos lahat kami, kaibigan mo, gusto mo makatrabaho, gusto mo daw maging alaga. Ano ko? Laruan? Diba? Kaya kita pina-unfriend and pina-unfollow sa lahat. Ngayon, yung message mo, hindi namin yan nakikita dahil nasa restricted yan, automatic kapag nag-unfriend ka ngayon sa Facebook. Nasa message request. Sa dami ng nagme-message sa akin, araw-araw makikita ko pa ba yan? Sila. Diba? Nasa restrict na yan. Hindi na namin makahagilap yan. So, huwag kang mag-rant. Pwede mo ako tawagan. Diba? Pwede ba tayo mag-usap? Irarant ko sa'yo lahat ng galit ko. Hindi yung nandito tayo sa social media kasi mukha tayong tanga. Mukha talagang tanga. Pero wala akong magawa. Ito na yun. Diba? Daryl, ikaw, pwede ba kahit once lang sa buong buhay mo magpakalalaki ka naman? Magpakalalaki ka, magsabi ka ng totoo. Flo G, Pastillas, XB, Daryl, sabihin niyo yung totoo kung sinong bumubulong sa'kin paulit-ulit sa tenga ko. Na maglapag na ako ng maraming content kay Ma'am Shi para sabay-sabay na sa isang araw, tatlo, ganito, para maraming trabaho. Sabihin niyo yung totoo, diba? Tapos ako lang naman yung kausap at ako yung malakas ang loob na
magsabi na collab na ganito yung schedule, pinapagamit ko yung bahay ko, ako naghahanap ng studio, ako nagagawa ng props, lahat-lahat ng yun, dadating na lang kayong lahat. Yung pagod ko ba doon? Nakapagpasalamat ba kayo? Di ba wala? Pero okay lang, dahil nga, yung puso ko na sa trabaho ko eh. So gusto ko kapag gumawa tayo ng video, maganda yun. Tumutulong lang din ako, yun yung tulong ko. And lalong-lalo na yung promote ko. Bakit minamasama nyo? Bakit di nyo sabihin yung totoo? Ikaw, Daryl, sabihin mo yung totoo kung ano yung mga pinagsasabi mo na masasama tungkol sa baklang yan. Porket hindi kami okay ngayon, dyan kayo lahat, sisip-sip kayo, salita kayo ng salita ng kung ano-anong bad tungkol sa akin, para ano, para lalo mag-trigger, para lumabas sa social media, lahat ng hinanaing nyo. Ba't di kayo magsalita kung talagang may ginawa akong masama sa inyo? Again, Mamshi, di kita ginamit, lalong-lalo na yung pera mo. Gusto ko talaga sanang ipalabas yung buong konbo. Dahil ayan, oh, nagpapaliwanag ho ako sa kanya kung ano yung nararamdaman ko, kung bakit ako umiwas, kung anong ginawa niya sa akin, inisa-isa ko pa dito. Lahat yan, nag-i-explain ako sa kanya nung sinabi niya na siya yung pinapatamaan ko sa post ko, kahit hindi naman talaga. May personal akong buhay ngayon. Yung personal kong buhay, nilalayo ko na. Nilalayo ko na hanggat maaari. Tigilan niyo ako. Tigilan niyo ako. Kung tingin niyo may ginawa akong masama sa inyo or may ginawa akong masama sa pagkatao ko, pare-parehas tayong may ugali dito, malala pa kayo. Pero lahat yun, nakikisama ko. Lahat yun, tiniis ko. Lahat yun, hinayaan ko. So hindi lang ako yung masama dito, at hindi ko din sinasabing lahat yun biktima ko. Pero bago ako nag-react ng ugali ko, yun lang yung masasabi ko, siguradong-sigurado ako. Bago nyo nakita yung kinabubusitan yung ugali ko, yung bunganga ko, dahil yun sa mga pinagagawa nyo sa akin, lahat yun, hindi ko makakalimutan yun. Lahat ng ginawa nyo sa amin, mag-iina. Wala talaga kayong pakialam. Yung private life niya na as a partner, bakit sa kanya nakalabasin yung dalawang... Yun nga eh, di ba? Daryl, ano ba? Gusto mo ba? Lahat? O sige, sabihin na natin dito. Sinira ko yung studio niya. Totoo. Bakit? Pera ko yun. Pera ko yun, Daryl. Lahat ng resibo ng dinito. Lahat ng ginastos ko sa'yo. Sa mga music video mo, sa mga parts ng sasakyan mo, sa piece, buong piece mo, lahat yan, Daryl, lahat ng damit mo, lahat yan ako. Bakit after ko kayong gawin ng maganda? Bakit after ko kayong matulungan na? Alam, huwag naman na tayo maglokohan dito. Alam naman na natin lahat yan, sa inyo na nanggagaling, na ikaw yung malakas, o ako yung malakas. Bakit di nyo ba ako napakinabangan? Diba, ikaw ang gay, lahat ng vlogs mo, hindi ko sinusumbat to, ha? Nasasaktan lang ako. Alam mo lahat ng paghihirap ko, men. Alam mo lahat yan. Asan ka? Bakit bigla kang nawala? Diba, sabi mo, asaside kita, kampi ka sa akin, iwan mo na yan si Daryl, hindi na magbabago yan. Teko, kwento ka pa sa akin ng mga past life mo. Nakunan ako kay Moon. Nasa burol, sasabihin nyo, lahat yun joke. Lahat kayo nando doon, nakita nyo kung nasan ako. Nakita nyo kung anong nararamdaman ko. Pinipilit kong humalmaro. Pinipilit ko. Pero okay lang. Diba? Kayo yan eh. Wala naman akong magagawa eh. And hindi ko naman mapiplease na yung tao eh. Kung tingin nyo pong user ako, okay, isipin nyo. Basta ako, hindi alam ng puso ko yan, lahat ng tao sa paligid ko na never ako nag-take advantage pagdating sa pera, sa mapapala. Never ako nag-take advantage. Ewan ko lang kayo. Diba? Yung sa mga nag-take advantage sa akin dyan, sana kaya pa ng buto nyo. Talaga, promise, masaya ako kung ano ibibigay sa inyo ni God. Kung kahit ano yan, hindi ko na alam. Pero ako, wala na akong masabi. Hindi nyo alam yung pakiramdam na lahat ng tao sa paligid nyo. Minasama yung tingin sa nangyayari sa buhay mo. Lalong-lalo na nung nawala si Moon, Ben. Mas lalong, kung yung nakita nyong ugali ko,
Ito ah, sige, magiging honest ako. Hindi naman kasi ako peking tao kagaya ng iba eh. Wala, hindi ko kailangan mag-edit dito or mag-ano. Wala, wala na akong pakialam dun ngayon. Nasasaktan ako. Bakit niyo ako ginaganito? Na... After talaga, lahat ng tinulong ko, lalo na sa grupo mo, Daryl, sa'yo, kung paano ko kayo minahal, tinanggap, sinuportahan, na halos hindi ako natutulog, mag-isip lang ng kung ano-ano, para lang mabantayan yung mga ginagawa nyo. Ganun ko kayo sinuportahan, pero minasama nyo lahat yun. Bakit nyo ba minamasama? Iniisip nyo na nababaliw ako? Iniisip nyo na may tama ako? Iniisip nyo na... Ikaw, Daryl, sinabi mo sa nanay ko yan. Guys, sa totoo lang, ang tagal ko talagang nagtimpi. Lahat ng ebidensya na sa akin, ho. Ayan, magmula po sa lahat. Ay sa akin, ang tagal kong kinipto. Meron akong record na almost 8 hours. Lahat ng pag-uusap. Kaya wag niyo akong babaliktarin. Daryl, wag mo akong babaliktarin. Ilabas mo yung bayag mo ngayon. Tangina ka, magpakalalaki ka, sabihin mo ko anong totoo. Hindi yung ako yung dinidihin nyo dito at sinisiraan mo. Hindi ako nag-cut sa inyo. Alam nyo yan, pare-parehas tayo ng bayad kahit na ang layo ng... Hindi magaganyan yan si Ma'am, si Wilbert, si Sir Wilbert, kung di na didemonyo. Ma'am, she, sana kinausap mo ako ng maayos. Sana. Sana yun na lang. Ako, pasensya na po sa lahat ng nakakapanood sa akin ngayon. Nakakahiya talaga to. Hindi ko alam paano ko kakayanin pang harapin yung ganito. Sunod-sunod na. As in, sunod-sunod na yung nangyayari sa akin. Nang hindi naman nalalaman ng tao kung ano yung mga personal kong problema. Pero ito, hindi po para sa inyo yung post ko. Kung tinamaan kayo, kasalanan nyo yun. Hindi yun para sa inyo. Hindi ako nagsisinungaling ngayon. Wala naman na akong dapat i-ano eh. Kasi kahit na anong i-explain ko, ano bang message ko sa'yo, Ma'am Shi? Diba? Nasa kabilang side ka agad, paano ko pa ipipilit? Yung side ko naman, diba? Hindi. Hindi mo naman naiintindihan yun eh. Hindi mo maiintindihan yun. Dahil sarado na yung isip mo dahil nandun ka na sa kanila. And okay lang, hindi na ako nagsalita. Hindi ako nag... paparinig or kahit ano, nanahimik ako 6 months. 6 months. Sana noon pa. Sana noon pa ako nagsalita. Sana noon pa ako nag-rant. Diba? Hindi ko ginawa yon kasi wala akong dapat ganun gawin sa mga naramdaman ko. Kasi totoo ha, kaya rin ako lumayo. Sobrang feeling ko, binetray ako ng mga to. Sabay-sabay sila doon. Yung kaibigan na parang ginawa kong kapatid na... Talagang lahat ng pabor ng ano, yung puso ko, lahat ng gawin ko, dapat kasama ko siya kasi kaibigan ko siya, gusto ko siya kasama. Lahat, alam mo yan, kung ano ugali ko. Sa partner ko na dahilan kung anong nangyayari sa akin ngayon. Sana masayang masaya ka. Sana masayang masaya ka, yun lang yung masasabi ko. Huwag mo kaming tigilan. Baliwin mo kami lalo, di ba? Huwag mo kaming tigilan. Sirain mo lalo. Sirain mo lang ng sirain. Mandamay ka lang ng mandamay. Sige, para makita natin kung anong magnyayari. Ngayon, uulitin ko. Pasensya na uli sa mga taong nadamay. Ma'am Shi, tama na. Tama na to. Kausapin niyo ako. Hindi yung ginaganito niyo ako dito. Mukha tayong tanga, oh. Bakit kailangan... Ingay, kailangan ganito, ganyan. Gusto niyo yung pinagpipiestahan tayo. Hindi na tama to eh. Maging mature naman tayo. Pinipili ko na yon dahil nanay na ako. Nanay ako mag-isa. Nang walang nag-guide sa akin. Sana naiintindihan niyo rin ako, diba? Na may sarili akong buhay. Bakit niyo pa ako kailangan pakialaman ng pakialaman? Bakit kailangan laging sasabihin niyo yung pa-victim, user, baliw, kung ano-ano pa. Huwag niyo ako pinagtitripan. Tama na. Kung tapos na yung mga ano natin, tama na yon. Mag-iwalay na lang tayo ng landas.
Hindi naman na kailangan ng kahit na ano eh. May nakalimutan pa ba ako, Ruth? Tingin ko okay naman na. At least nakapag-ingin ko sa kanila ng pasensya. Hindi sa mga taong natama eh. Alam nyo, ito na lang yan eh. Kung gusto niyo naman magsama-sama lahat at lumabas sa media, wala naman na kayong maririnig sa akin. Hindi ko kayo papakialaman. Huwag niyo na lang ako idamay. Huwag niyo na lang idikit yung pangalan ko palagi sa mga kung anong gusto niyong mangyari. Kasi hindi talaga ganun yung nangyayari. Hindi yun totoo. Tsaka hindi naman talaga para kay Sir Will yung post mo. Hindi naman talaga. Kailangan ko bang Six months ago na ng mga nangyari sa PAS. Hindi pa ba kayo... Like, ayoko lang na sobrang babaw lang nito na... Dahil sa post, naggagaganyan ka, nagdamay ka pa na yung mga ibang tao. Ako, hindi ko sasabihin kung ano yung mga sinabi mo tungkol dun sa mga ibang taong malalaki. Mas malalaki pa ha. Yung mga nabanggit po dyan sa ano, sa video niya. Merong mga sobrang bigating mga tao at malalaking tao na sobrang niya siraan, ibatok, kung ano-ano sa akin. At ultimo lahat ng nakakasama ko. Alam namin magkakaibigan yan kasi kami nag-uusap-usap kami nila Donna na okay, ingat tayo dyan at pinag-iingat kami ng mga nakakasama mo mismo. Alam mo kung bakit? Kasi alam ng lahat kung ano ka. Ganun ka talaga. Nag-iipon ka. Gagawin mo tutulong, bibigay. Tapos kapag ka tingin mo may utang na loob na yung tao sa'yo, saka mo, boosh. Sobrang naargabyado ka, sobrang nagamit ka, sobrang nasira yung pangalan mo kahit na wala naman talagang comment. Dahil personal account ko pinost, naka-friends only ang comments, so walang comments. Hindi ko mag-gets kung saan ang gagaling yung mga sinasabi mo. So sana magsabi kayo ng totoo at sana tama na to. Kasi hindi ko na, hindi ko na talaga maintindihan eh. Okay na nakalabas! Na lahat ng naka-collab mo, pare-parehas bayad. Lahat kami, sabihan mo rin silang mga manggagamit, diba? Kasi nakakuha sila ng pera sa'yo, diba? Ako din, diba? So pare-parehas lang kaming lahat. Okay, isa pa pala, yung kaila, si, para lang ma-clear ko. Kasi alam ko magre-react yung mga pangalan ng mga nadamay. So si Sashna, kung ano-anong mga pinagsasabi mo dyan. Ikaw, Angge, isa ka pa. Diba? Hindi ako nadala. Binabadtok nyo yung best friend nyo. Hindi ko naisip na pwede nyong gawin sa akin at ginawa nyo nga. Hindi ako nagkamali. Kung ano-anong mga pinagsasabi nyo tungkol sa kanya, diba? Tapos ngayon, sinasabi mo na ako yung nagsasalita ng bad tungkol sa kanya. Ano ba sinabi mo sa kanya? Ano ba sinabi ko? Sabi mo, Nak, i-collab ko kayo ni Sashna. Sabi ko, Ma, hindi ko kasi siya ka-close at di kami okay. Dahil nga sa mga pinagsasabi nyo, kaya ayoko dun sa tao. Mali, tama ba yun? Mali. Ganun kasi akong klase ng kaibigan eh. Pasensya na ha. Etong showbiz, etong mundo ng mga sikat, talagang masasabi ko ngayon, ngayon ko lang kasi nagsisinkin sa utak ko na, shit, ang hirap makisama. Kasi yung iba dyan talaga maraming issue sa isa't isa. Ganon. Pero ako, never ako nagsalita ng mga sinabi mo sa akin sa mga kung sino man siya, never ako nagsabi, never ako nagsumbong. Wala akong sinabihan. Kasi yung sikreto ng magkaibigan or yung napag-usapan yung dalawa, nananatili lang yan sa'yo kasi alam mong mapapasama yung naging kaibigan mo kahit hindi na kayo okay niyan, hindi mo ilalabas yun. Pero yun yung totoo. Alam mo sa sarili mo yan at alam ko lahat ng nakakakilala sa'yo alam na ganun yung ugali mo. Ginawa mo na rin sa ibang vloggers, di ba? Pagkatapos mo ikulab ng ikulab, ganito, ganyan, tas konting ganito lang, ginawan mo ng issue. Tapos, sige-sige ganito ka na parang gamit na gamit ka nila, kawawang-kawawa ka, ikaw yung totoong mabuti. Diba? Ako, naging mabuti ako sa harap at likod mo. Hanggang ngayon, mabuti ako sa harap at likod mo. Pero ako, kahit okay tayo, pag nakatalikod ako, sunod-sunod yung saksak mo na pinagmumukha mong mas malala, mas masama.